Happy ka? Tanong ni Jonathan sa kanyang asawang si Jenny. Sobra mahal. Biruin mo, nanlock natin yung mga goal natin sa buhay. Yung mga dating pangarap lang natin noon, ngayon eto na. Magandang trabaho, bahay, kotse, at ngayon kasama na kita. Nakangiting sabi ni Jenny kay Jonathan. Anak na lang ang kulang sa atin. Kumpleto na ang mga pangarap natin, mahal, sabi ng lalaki. Ganoon kasaya ang relasyon ni Jenny at Jonathan. High school pa lang nang maging silang dalawa. Bumuo sila ng mga pangarap na sa umpisa ay halos drawing lang ang lahat. Na kung titignan, ay napakahirap abutin dahil kapwa sila galing sa mahirap na pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na magkokoleyo na silang dalawa. Muntikan pa nga na hindi makapag-enroll si Jonathan dahil wala talaga silang kapera-pera noon. Hanggang sa magbukas nga ang oportunidad sa binata. Nakakuha siya ng full scholarship sa kilalang university sa Maynila. Kaya naman hindi niya sinayang ang pagkakataong iyon. Nakapagtapos siya sa kursong nasa larangan ng medisina. Si Jenny naman ay sinuportahan ng kanyang siyahing na nasa Canada. Kaya nakapag-aral siya sa kursong may kinalaman sa media. Magkahiwalay man ng universidad ang dalawa, ay madalas pa rin ang kanilang komunikasyon. Sa una ay nahirapan silang dalawa sapagkat magkaiba ang kanilang field. Iba rin ang set of friends nila, kaya naman hindi maiwasang magkatampuan sila na nauwi sa pag-aaway dahil na rin sa kanilang immaturity noon. Na halos ang lahat ng relasyon ay pinagdadaanan niyon. Sa ganoon mas lalong tumibay ang dalawa hanggang sa dumating ang araw na sila ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Panibagong pangarap na naman ang natupad sa kanilang dalawa. Kasunod noon ay ang panibagong adjustment na naman sa magkasintahan. This time, hindi lang ang kanilang mga propesyon at kulit, pati na rin ang kanilang work schedule. Madalas pa nga ay isang beses na lang sa isang buwan kung makita ang dalawa. Dahil sa hectic na schedule ni Jonathan bilang resident doctor, si Jenny naman ay palaging nag-o-overtime bilang isang broadcast journalist ng mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng yan ay hindi naging hadlang sa kanilang dalawa. Sobrang solid ng kanilang samahan na talaga namang hinangaan ang lahat ng nakakakilala sa kanila. Di kalaunan ay nakabili si Jonathan ng sasakyan. Wow mahal, atin ba talaga to? Nakangiting tanong ni Jenny sa lalaki na noon ay nobyo pa lamang niya. Oo naman mahal, sa atin yan. Isa na namang goal ang na-unlock, sabi niya sa nobya. Next naman natin mahal ay bahay, sabi niyang muli sa babae. Sigurado ka ba na nakapangalan sa akin to? Habang hawak ang mga papeles ng kotseng binili ng nobyo para sa kanya. Oo naman mahal, bakit parang nagdududa ka pa? Ano bang masama ron? Tanong ni Jonathan sa kanya. Paano mahal kung hindi akong makatuluyan mo? Tanong niya sa nobyo. Bakit? Hindi ka ba sigurado sa akin, mahal? Kasi ako, sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Lahat ng pangarap natin noong mga bata pa lamang tayo, lahat yun ay unti-unti nating binibigyan ng kulay, sabi niya sa nobya. Nangingilid ang mga luha ni Jenny sa mga mata dahil walang mapagsidla ng kasiyahang kanyang nararamdaman. Hanggang sa unti-unting umaayon sa kanila ang tadhana. Gumaganda ang karir nilang dalawa sa kanilang trabaho, kasabay noon ang pagtaas ng kanilang mga sweldo. Kaya naman wala pang 3 taon mula nang mabilin nila ang sasakyang pinapangarap, ay isa na namang blessing ang dumating sa magkasintahan. Ang dating drawing lang sa papel na bahay, ngayon ito na at nabili na nila. Sa tulong ng pinagsama nilang ipon, ay nakabili ang magkasintahan ng bahay sa may Tagaytay. Matagal na nilang pangarap na tumira sa ganoong klaseng lugar. Maganda kasi ang ambience at malayo sa toxic na lugar, katulad na lamang ng Maynila. Wow, iba talaga ang powers ng dalawang to, sabi ng isa sa kanilang kaibigan, nang minsang maimbitahan nila ito sa blessings ng kanilang bahay. So ano na, magandang karir, kotse, at now bahay, kasal na lang ang kulang, perfect na, sabi sa kanila ng mga ito. Ngiting pasasalamat lang ang nagawa nilang dalawa dahil sila mismo hindi nila akalain na makukulayan ang noon ay suntok sa buwan ng mga pangarap.
Kaya naman makalipas ang 5 taon, ay nag-propose na si Jonathan kay Jenny, bagay na hindi tinanggihan ng dalaga. Nang sumunod na taon ay kinasal na ang dalawa. "O mahal, bakit ka umiyak?" nakangiting tanong ni Jenny. "Wala mahal, ang sarap lang kasi sa pakiramdam na nakaabot tayo sa ganito. Magkasama pa rin tayo hanggang sa ngayon. Natatandaan mo ba noon na wala pa tayong pera kasi estudyante pa lamang tayo? 20 pesos na fishball, masayang tayo noon. Tapos maglalakad tayo pa uwi. Ngayon mahal, kahit saan mo gustong kumain, afford ko ng bayaran. Yung mga drawing mo noon, hindi lang nabigyan ng kulay, nabigyan pa ng buhay. I love you, Jenny. Masaya lang ako kasi ang tibay natin. Mula noon hanggang ngayon ay tayo pa rin. Hindi na tayo magkakahiwalay pa," sabi ng lalaki sa asawa habang nagbabalik tanaw sa nakaraan nila. Niyakap ni Jenny ang kanyang mister. "Thank you, mahal. Ito na ang simula ng bagong chapter ng buhay natin," nakangiting sabi nito sa lalaki. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa kabila ng halos perpektong buhay ng dalawa, ay isang matinding pagsubok pala ang sa kanila'y naghihintay. Isang araw, "Mahal, hindi na muna ako makakapasok. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko. Nahihilo ako at nanghihina," sabi ni Jenny sa asawa. "Sige mahal, ipahinga mo muna yan. Magpa-check up ka kaya, baka mamaya ay buntis ka na," nagbibirong sabi naman ni Jonathan sa kanyang misis. Gumiti na lamang si Jenny dahil sigurado siyang hindi siya buntis. Kaya naman nang makaalis na ang kanyang mister, ay agad niyang tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Rona. Agad-agad naman siya nitong pinuntahan at pinag-drive. "Best, pasensya ka na ha. Driver for a week ka muna sa akin ngayon," sabi ni Jenny sa kaibigan. "Wala yun, best. Basta ikaw," sagot naman ni Rona sa kanya. "Nga pala, best. Bakit hindi na lang sa ospital kung saan naka-duty ang asawa mo ikaw magpa-check up? Para at least ay ma-assist ka ng maayos doon," sabing muli ni Rona sa kanya. "Okay lang. Maganda rin naman doon sa pupuntahan nating clinic," alibay ni Jenny. Nang makarating sila sa clinic, ay isang pasyente pa bago siya tawagin. Minuto lamang ang nakalipas, maya-maya pa itinawagan na siya ng sekretary ng doktor. "Mrs. Delgado, kayo na po." Agad naman siyang pumasok sa kwarto kung saan naroon ang doktor na titingin sa kanya. "Mrs. Delgado, kailan ka huling nagpa-check up regarding to your heart condition?" tanong ng doktor sa kanya. "Actually, Doc, high school pa po ako noong huli akong nagpa-check up," sagot niya rito. "Yeah, I see. Tatapatin na kita ha. Your case is going to be worse day by day. Hindi ka pwedeng mapagod at may stress. Hindi pwedeng sobrang saya o lungkot. At most important is hindi ka pwedeng magdalang tao dahil posible mo itong ikamatay." Pagkarinig pa lamang ni Jenny ng huling sinabi ng doktor, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig at biglang gumuho ang pangarap nilang magkaanak. Umiiyak siya habang papauwi sila ng kaibigang si Rona. "Basta tama na. Di ba sabi naman ni Doc, bahol kang may stress at malungkot? Makakasamahin sa'yo eh," pag-aamon ni Rona sa kaibigan. "Best, pangako mo, huwag mong sasabihin kay Jonathan ang patungkol sa check-up ko ha. Mag-aalala yun sa akin," pakiusap ni Jenny sa kaibigan. "Pero best, dapat niyang malaman ang kalagayan mo." "Oo best, pero hindi pa ako readying sabihin sa kanya. Kasi siya kung gagawa at gagawa ng paraan yun. Madami ng sinakripisyo si Jonathan sa relasyon namin. Ayaw ko siyang piguin." Lingid sa kaalaman ni Jenny, ay kaibigan ni Jonathan ang doktor na tumingin sa kanya. Kaya naman pag-uwi, ay hindi na inusisapan ng lalaki si Jenny. Nagpatay mali siya lamang siyang walang alam. "Hay mahal, kamusta?" tanong niya sa misis. "Okay naman love," sagot naman ni Jenny. "Overpatig lang siguro, ipapahinga ko na lang muna." Tumangutang una lamang si Jonathan sa sinabi ng asawa. "Jenny needs a heart transplant para madugtungan pa ang kanyang buhay." Paulit-ulit na umaalingaungaw sa tenga ni Jonathan ang mga sinabing iyon ng kaibigang doktor. Isang umaga kinausap niya ang asawa. "Mahal, alam ko na ang lahat. Alam ko ang kalagayan mo. Partner tayo, di ba? Bakit naglilihim ka sa akin?" Umiiyak na sabi ni Jonathan sa asawa.
Sorry mahal, ayoko kasing masaktan ka. I'm dying mahal. Narealize ko na baliwala ang lahat ng material na bagay na meron tayo ngayon, lalo pat kapag nalaman ng isang taong malapit na siyang mamatay. Pigil ang emosyon ni Jenny. Ayaw niyang umiyak sa harapan ng kanyang asawa. Hindi ka mamamatay. Hahanap tayo ng donor mo. Kung kailangang ibenta natin ang lahat ng meron tayo ngayon, mabuhay ka lang. Mahal, gagawin ko. Walang saysayang lahat ng bagay na to kung mawawala ka naman. Umiiyak na sabi ni Jonathan sa asawa. Mahal, masyado tayong nagtiwala sa kakayahan natin. Nakalimutan natin kung saan galing ang lahat ng meron tayo. Kaya siguro nangyari sa atin to. Oo't hindi tayo masamang tao. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo dadaan sa ganitong pagsubok. Wala na tayong magagawa sa sarili natin, mahal. Kahit pa marami tayong pera, ang Panginoon lang ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin, sabi ni Jenny sa asawa. Doon ay nabuksan ang isipan ni Jonathan na ang layo na pala nilang dalawa. Nakalimutan na nila noong sila ay walang-wala pa. Doon ay muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. Nakalimot ako. Tanging ang mga katagang iyon lang ang nabanggit ni Jonathan. Mula ng araw na iyon ay binigyan nila ng panahon ang kanilang relasyon sa Diyos, kasabay ng pagpapagamot ni Jenny. Unti-unti ay hindi nila namamalayan na lumipas na pala ang taning ng taon at araw ng doktor sa buhay ni Jenny. Makalipas ang isang taon, ay nakakuha sila ng heart donor. Isa si Jonathan kasama ang mga magagaling na doktor na kaibigan nito ang nagsagawa ng operasyon para kay Jenny. Sa tulong nga ng maraming dasal, ay naging successful ang heart transplant nito. Unti-unti, ay nanumbalik ang kalusugan ng asawa ni Jonathan. Hindi lang yon, sapagkat hindi nga nagtagal, ay nabiyayaan rin sila ng isang supling sa tulong ng maingat na pag-aalaga kay Jenny ng kanyang minamahal na asawa. Dahil doon ay tuwang-tuwa talaga ang mag-asawa sapagkat walang nabawas o nawala sa kanilang mga pinaghirapan kung hindi meron pang nadagdag, at iyon ay ang kanilang napaka-cute na anak. Labis ang kanilang pasasalamat sapagkat nakumpleto nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Dumarating talaga ang mga pagsubok sa buhay ng tao, pero palaging tandaan na ito rin ang makapagpapatibay sa atin. Palagi nating hanapin ang mga positibong bagay sa mga negatibong nangyayari sa ating mga buhay.